Handa ka na bang masaksihan ang mga talent ng iyong ETUlay tutors? ETUlay tutors, got talent. Malapit na. Abang. Welcome to your ETUlay online tutorial program. Tayo ay naglakbay sa nakaraang semester na puno ng pagkatuto at paglago. Join us again as we welcome the second semester of the academic year 2021-2022 dito sa inyong klaseng ETUlay. Here are your new Fantastic tutors at your service. ETUlay ang gabay sa pagkatuto. ETUlay edukasyon itatawid sa iyo. ETUlay paaralan nilalayo sa iyo. ETUlay sa makabagong panahon. ETUlay para sa kabataang Pilipino. Every Thursday from 4 p.m. to 6 p.m. Huwag kayong mawawala. Ating patuloy na saliksikin ang hiwaga ng humanidades at agham pandipunan. Laging tandaan, ikaw ang best tuwing Webes. Kung maling impormasyon, katotohanan ating ituro, pangmalina ang edukasyon. ETUlay ang gabay sa pagkatuto. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor, Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS, EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our module, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! Isang humstastic na hapon, our humstastic tutees mula Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong DepEd ETUlay online tutorial program. Ito ay handog sa inyo ng Department of Education sa pangunguna ng Educational Technology Unit. Hayaan nyo kaming samahan kayo sa isang makabuluhang pag-aaral sa hapong ito. Kaya naman humanda at sumamang saliksikin ang hiwaga ng humanidades at agham panlipunan. Welcome sa inyong DepEd ETUlay online tutorial program para sa subject na Trends, Networks, and Critical Thinking in the 21st Century Culture. I am your tutor for this afternoon, Tutor Grace from Quezon Science High School, SDO Quezon. At kasama ko si... At isang humstastic na hapon sa ating mga viewers, I am your tutor, Tutor Josh from SDO Nueva Ecija, Santa Rita National High School. And Tutor Grace, let me greet first my school head na nanonood sa ating ngayong hapon, si Dr. Lea Joy R. Cuenco. And of course, sa ating mga kaibigang school heads din na sumuporta sa atin sa hapon na ito, na si Ma'am Aurora T. Aguila and Ma'am Jesusa D.
Bote at sa ating kaibigan na from Juan R. Liwag National High School, SD Ogapan, si Ma'am Divine Dades. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, babatiin ko din ang aking OIC School Director ng Quezon Science High School, Dr. Carla Marie D. Carandang, kasama ng aking mga kasamang teachers sa naturang paaralan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. At ayun na nga, Tutor Josh, ano ba itong ginagawa natin ngayon? Ano ba itong meron sa atin ngayon? Ano ba yung hawak yes. mo? At ano ba itong nasa ulo ko? At kanina pa ako nakasmile, no? So, may nag-comment dito, good afternoon po, Enrico Dalupan Virgen de los Flores National High School, grade 10, Nara, good afternoon sa'yo, no? So, alam mo ba, ma'am, kanina pa ako nakangiti kasi itong hawak ko ay from City of Smiles, no? Ito ay tatawag na Mascara Festival at dito naman pinapakita talaga yung sining ng Pilipinas. How about you, ma'am? Ako naman ay nagsuot ng headdress na nagre-represent ng Pahiyas Festival ng Lukban, Quezon dito sa Quezon Province. At ito wow. ay sinasagawa natin, Tutor Josh, para ipakita ang ating pagsuporta sa National Arts Month. Ayan. Wow. Kaya naman yung Stasic Learners, patuloy po nating suportahan, tangkilikin at paunlarin ang sining ng Pilipinas. Sa ating lahat, Happy National Arts Month! Ayan, maraming salamat, Tutor Josh, yung pagbati para sa National Arts Month, ano? At tayo ay dumako na sa ating pag-aaralan yes. ngayong hapon dito sa Trends Networks and Critical Thinking in the 21st Century. Quarter 1, Week 1, ang ating lesson ay all about fads and trends. Tutor Josh? Yes. At kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa SDO Bataan sa pagpapaunlak sa amin na gamitin naming reference para sa episode natin na ito, ang kanilang module na may pamagat na Trends, Networks, and Critical Thinking in the 21st Century, Quarter 3, Module 1, Fads versus Trends. SDO Bataan, thank you very much po. Ayan, so next naman po, ano ba ang objectives natin for this afternoon? Ano ba ang gusto nating matutunan ng ating mga YumStastic Tuties na nanonood ngayon? So sabi, at the end of this session, our YumStastic Tuties should be able to first, differentiate a trend from a fad. Second, give examples of a trend and a fad. And finally, explain the process on how to spot a trend. Wow! At bago tayo tumungo sa ating lesson ngayon, ay alamin muna natin yung kanilang prior knowledge about this fads and trends. So patuloy po tayong nagpapasalamat sa mga nanonood sa atin ngayong hapon, kay Grayson Hola at kay Enrico Dalupan. So nawa ay mag-participate kayo sa ating pre-assessment activity. So identify the following terms as to fad or trend. So dear tuties, write or type the word of your answer on the comment section. Write the number of the number and then your answer. Tutor Grace, let's start. Okay, number one, 3D printing. Yung Sasic Tuties, ano ba to? Isa ba tong fad o isang trend? I-type nyo lang ang inyong sagot sa ating comment section in 3, 2, 1. Ding, ding, ding. Ating bisitahin ang comment section, Tutor Josh. Meron bang yes. nagsagot dyan? Meron po at nauna po talaga sila si Enrico Dalupan. According to him, it is a trend. Kay John Paul naman, it is also a trend. And kay Grayson Hala, it is a fad. Sino kaya ang tama sa kanila? Trend or fad? Tingnan natin. Ang sagot ay trend. Ang 3D printing ay isang trend. Alamin natin mamaya kung bakit, no, sa ating discussion. Number 2, Tutor Josh, take it away. Okay, congratulations sa mga tama kanina. How about number 2? Wow, loom bands. So, isa ka rin ba, Ma'am Tutor Grace, na nabaliw dito sa paggawa ng loom bands na ito noong 2013, ano, habang walang kuryente ay gumawa lahat ang mga tao nito. Is it a fad or trend? Yung Stasic Tutor, Tuties. So, write number 2 and then your answer. So, Enrico Dalupan said that loom bands is a fad. John Paul also said that it is a fad. Are they correct? Let's see. It is a wow. fad. Congratulations sa ating mga tamang sumagot ng question number 2. Number 3. Number
Okay, Tutor Josh, ang number 3 ay virtual pets. Ayan, virtual pets. Sino mga nagkaroon nito ng tinatawag nating virtual pets? Isa ba itong fad o isang trend? Ayan yung mga halimbawa, no, sa ating screen. So, cuties, i-type nyo na ang inyong sagot in 3, 2, 1. So, sabi ni Rajiv, good afternoon sa iyo. Sabi niya, fad. At sabi din ni Enrico, ay isa itong trend. Tingnan natin kung tumama sila. Ang virtual pets ay isang fad. Ayan. Alamin natin mamaya kung bakit. Congratulations sa tumama. Number 4, Tutor Josh. And for number 4, online banking. Nausong-uso talaga nowadays, no? Dear tuties, ano kaya ang online banking? Fad or trend? Kung magkamali man kayo ngayon, ay matututuhan natin yan mamaya. Paano ba talaga ang fad or trend? So, number 4 is, okay, according to Grayson Hala and Enrico Dalupan and also Samantha Lanez Portes, these are trend. And you are all correct. So, online banking is a trend. For number 5. Okay, ang number 5 natin ay denim jeans. Ayan, meron ba kayo nito sa inyong mga cabinet? O baka suot nyo ngayon? Isa ba itong fad o isang trend? Cuties, type in your answer in 3, 2, 1. So, sa number 5, ano kaya ang sagot? So, meron tayong bagong pasok na siguro to sa ating tutorial ngayong hapon. Ma'am Glory Jean S. Aspera, good afternoon. Sabi ni Grayson, Ira at John Paul, ito daw ay fad. Sabi ni Ira, ito daw ay isang trend. Yan, tingnan natin kung sila ay tumama. Ang sagot, ito ay isang trend. Trend. So, malalaman natin mamaya kung bakit siya trend, ano? Yumstastic, dear tuties, very good. At mamaya ay naway makasama pa rin namin kayo sa ating pag-aaral. So, Tutor Grace? Ano nga ba ang difference between fad and trend, Tutor Josh? Yes, so our lesson for this episode is lesson number 1, fads versus trends. Mas aalamin natin kung ano ba ang pagkakaiba nila na hindi lang porkit uso e trends na yon. Mamaya malalaman natin kung ano ba ang fad. Tutor Grace. All right. So let me ask you, dear tuties na nakikinig ngayon. Are you a K-pop fan? Have you tried creating TikTok videos? Who influenced your fashion, style, and interest? Ako, may sagot ako. Eh, kayo, may sagot ba kayo? Kung gusto nyo magsagot, paki-type in ang inyong sagot dito sa ating live comment section. So, sabi kilala niyo ba ang BTS? Na, ayan, oo, ang BTS. Meron ba ditong ARMY? Ayan, meron ba ditong iba't iba pang kinahihiligan? Ano ba ang inyong fashion style? Ano ba ang inyong interest? Okay, so sabi ni Enrico, again, thank you for being active. Mrs. Grace Damian daw. Tapos sabi ni Grayson, opo, K-pop fan. Ayan. So, tingnan natin. No? Yes. Go ahead, Tutor Josh. Okay, so let's start, dear tuties. The 21st century is a deluge of overwhelming demands from a digital society. Hence, enormous trends have emerged, no? And global trends have been increasingly giving attention and anchored to socio-cultural, economic, and political dimension. Dear tuties, no, talaga man, nandito na tayo sa era ng computer age. And this 21st century talaga naman pumasok lahat ng mga pagbabago and mga trending na bagay na tinatangkilik ng mga tao. Tutor Grace. Trend is something that covers almost all of human activity. So lahat, pasok dito. Hindi lang ito politics, beliefs, economics, lifestyle, social life, at yung iba't iba pang bagay na ginagawa natin araw-araw kasi human activities nga eh. Whether ginagawa natin ito as individuals or in groups. Okay, so maaring aware tayo dito, maaring hindi. Yun ang kinoconsider na trend. Okay, Tutor Josh? And also, trend is a pattern of behavior demonstrated by a big number of people within a particular period. Kaya masabi natin na isang bagay ay trend kapag ito ay tinatangkilik ng maraming tao sa isang period. So next, what are the examples of trends?
All right, thank you Tutor Josh, at nilinaw mo no kung anong definition ng trend ang dapat maunawaan ng ating mga tuties. Ito yung mga halimbawa ng trend. So tuties, eyes on your screen. So pag meron kayo nito, then definitely nandun kayo sa trend, no? So pwedeng gadgets, yung mga teleserye, social networking sites, social advocacies, drone technology na mamahalin, Tutor Josh, denim jeans, business process outsourcing or BPO, ito yung sa mga call center agents, di ba? Laging pangarap nyo ba yon? At syempre, yung nabanggit kanina, no? Online banking at yung mga cashless transactions. Wow. Kung saan hindi pa ako gaanong marunong ng mga cashless transactions, lalo pag may ATM machine. Ang alam ko lang, magpasok ng card at kumuha ng cash. Ayan. Okay. So ito yung mga halimbawa ng trend. Okay. Tutor Josh? Ayan. So, na kanina na na-identify na natin kung ano ba ang mga examples ng trend at kung ano ang trends. Now, pasok naman tayo kung ano yung tinatawag na fad. Dear Tuties, narinig niyo na ba ang mga phrases na ito? Trending ngayon sa YouTube ang. Trending sa Twitter ang. Trending ngayon sa Facebook ang. Dahil ba sinabing trending, eh trending talaga or under siya ng trends? So ngayon, tingnan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng fad. Tutor Grace? Ayan, sagutin natin kung ang sagot ang tanong. Sagutin ang tanong. Okay, na ibinigay ni Tutor Josh, ano ba yung fad na tinatawag? So, ang fad, ito ay intense and widely shared enthusiasm. So, intense, ibig sabihin, to the highest level, ang pagkakagusto natin sa mga bagay na to. And it is widely shared. Ibig sabihin, hindi lang isa ang may nais nito o ang tumatangkilik nito, kundi marami. Okay? For something, especially one that is short-lived and without basis in the object's qualities. Sometimes, tinatawag din itong rage or craze. Wow. Ayan. Yung na tinatawag na fad. So, dapat nasa intense level yung pagkakagusto para makonsider itong bahagi na ito ng culture or society na fad. Okay, Tutor Josh? Yes. And in addition to that, no, pag pala fad, kinababaliwan siya at talagang grabe yung pagtangkilik ng tao dito. Talagang dinudumog kumbaga, ma'am, no? And then, it is a temporary fashion. Cuties, temporary lang ang fad, no? And a craze, an interest, or activity that people follow enthusiastically but last for a short period of time. Yun pala yung Tutor Grace, no? Yung fad pala, uso rin siya, pero temporary lang. And then, hindi siya nagla-last forever or nang matagal. Panandalian lang pala ang fad. Yes, Tutor Grace? Yeah, medyo masakit sa pakiramdam yung panandalian lang. Pero dahil ang pinag-uusapan naman natin ay trends and fads, okay lang yon. So, tanungin natin ang ating mga tuties. Enrico, ano ba ang fad na into ka ngayon, na ginagawa mo ngayon, in-enjoy mo ngayon. No, kaya si Grayson, baka gusto niyang magsagot. Si Aubrey, type niyo lang ang inyong mga sagot. Ano bang fad ang kinagigiliwan niyo ngayong panahong ito? But remember, pag sinabing fad, sabi ni Tutor Josh, ito dapat ay temporary lang. Short-lived, no? Sa maiksing panahon lamang. Type niyo lang inyong mga sagot. At kinababaliwan. Yes, na kinababaliwan, ano? Ano ba ang mga fad ngayon na meron tayo, di ba, ngayong panahong ito? Ewan ko, pero ako, nanonood ako ng Demon Slayer ngayon, Tutor Josh, kasi sa mundo ng anime, yun ang pinapanood ng karamihan ngayon, ano, na into anime. So, moving on, ano ba yung mga halimbawa ng fad? Ayan, i-check nyo nga, mga tuties, kung alin ang kinabaliwan nyo dito sa mga fad na to. Ikaw ba'y nagkulang? Ayan, nag-yoyo ka ba? Nag-virtual pets? Pokemon Go? Kay Pokemon Go away na yun ngayon kasi hindi na masyadong in, ano? Kasi nga short-lived lang siya. Ayan nga siya fad. Yes, di ba? Yung Hello Kitty, Loom Bands, iPad, ayan. Meron pa rin ngayon pero hindi na siya kinababaliwan kagaya ng unang labas nito. Yes. So itong Gangnam Style, tanda ko to Tutor Josh kasi sinayaw namin sa teacher's presentation kung di ako nagkakamali. Naranasan mo rin ba yun, Tutor Josh? Yes, ma'am. Yung mga dance craze noon na hindi na uso ngayon. Yes. At syempre, yung mga hoverboards, fidget spinner, Friendster, goodbye Friendster na tayo dahil hello Facebook na tayo ngayon. So these are examples of fads na short-lived lang nga talaga. Yes. So tingnan natin kung may nagsagot ba sa ating mga tutors. Yes, ma'am.
So sabi ni Grayson, merch collecting po. So kung ano mang merchandise yan, good luck with that. Sabi ni Eunice, ni Samantha, loom bands. At sabi ni Enrico ay yo-yo. Meron ding fidget spinner. Yan. So meron kayong mga fads. Okay? So let's ikaw move on. Man. Ah, ang ikaw fads ko ngayon. Noon, yung fad mo noon. Noon. Okay, yung fad ko noon, I think dito sa mga nasa example, nag-loom band din ako. Nag-fidget spinner for a while, and then virtual pets. Yung virtual pets para sa akin, trend na siya. Kasi meron pa rin ako hanggang ngayon. Ayan. Okay. So, let's move on, Tutor Josh. Yes, ma'am. So, can you now recall some stories or fads that came and went during your time? Ako, ma'am, noong 2013 talagang fad po, i-consider natin yung Angry Bird. Remember those Angry Birds? No, talaga namang lahat ng damit, lahat ng toys, lahat ng wallpaper, lahat ng cellphone cases ay talaga namang merong Angry Birds. Pero ngayon, wala nang Angry Birds. So we could consider that as a fad. Yes, oo nga. Naalala ko yung Angry Birds. Karoon pa yan ng mga movies, di ba? Okay, so, Chuties, how does a trend differ from a fad? Baka may sagot dito si Tutor Josh. Go ahead, Tutor Josh. Okay, so there are differences between fad and a trend. When it comes to notion of change or a considering the change, no? Dear Chuties, listen carefully, no? When we say fad, new things that we currently do fade when the perception of novelty is gone. So, ano siya, uso talaga siya, pero kapag nagsawa na yung tao, unti-unti na siyang nawawala. So, that is fad. But, dito sa trend, hindi po siya nawawala. Hindi siya nawawala totally, pero nagbabago siya. Halimbawa, di ba nauso ang cellphone? Natatandaan niyo yung cellphone, di ba? Nagpo-progress lang yung cellphone. So, cellphone is a trend. So, that's it. Notion of change. Yes, Tutor Grace? At syempre, meron ding difference sa behavior. Okay? So, sabi nga natin, pag fad kanina, di ba, dapat intense yung level ng pagkagusto dito, intense yung kabaliwan, sabihin na natin kabaliwan, pagkabaliw ng mga tao dito sa isang bagay na to, sa fad na to. Yun ang fad. Pero pag trend, meron tayong sustained behavior that turns into lifestyle, mindset, and values. Okay, so may sustained behavior ka. Halimbawa, kung kaya kagaya ni Grayson, ano, isa nating yung plastic cutie, siya daw ay merch collecting. Okay? So, kung halimbawa, nagsimula ka na pag-collect ng merchandise, halimbawa, kung ano mang merchandise yan, bata ka pala nagko-collect ka na, tapos ngayon, high school ka nagko-collect ka pa rin, pagdating mo ng college, nagko-collect ka pa rin, and so on and so forth, di ba? May sustained behavior ka. At yung pagkagusto mo doon, sa ginagawa mong yon, it becomes a part of your lifestyle. Trend na yon. Okay, so this is the difference in our behavior towards a fad, and a trend. Okay? So moving on to the Josh. Yes, aside from the behavior, now they have difference in its effect. No, ano ba yung epekto nito sa tao, no? For example, sa fad, naka-focus lang ang fad sa coolness, sa me too mentality. For example, ay may ganito siyang merch, ako din. Ay uso din ganito, ako rin. Ay sinasayaw nila to, ako din. Kaya siya naging uso. Pero kapag nagsawa ng tao, nawawala siya, kaya nagiging fad. No? Alam niyo naman na kapag may nakita tayo sa Facebook, sa TikTok, gusto rin natin yon. Uso to sa panahon ngayon. Pero unti-unti siyang nawawala. But ito namang trend, it meets the needs and solves problems and issues. For example, sa ating pagbabayad sa bangko, 'di ba, nagkaroon ng ATM, tapos nagkaroon ng cashless na process, mga ganyan. So, it meets the needs of the people and it solves problems. So, that's the difference between fad and trend. Okay, next, okay, ma'am. Salamat Tutor Josh. Before tayo mag-proceed, batiin muna natin yung mga bagong pasok dito sa ating live tutorial session. So, good afternoon kay Ros D. V. Pelayo. Ayan, good afternoon kay Ma'am Pearl Marie Naval from, sabi niya, hashtag CBSHS. Ganon din doon sa ibang mga pumasok na galing na may hashtag na CBSHS. Ayan. At sabi, ano ba ang ibig sabihin ng CBSHS? Oo nga, pakitype. Siguro senior high school, no?
Yes. May nadaanan ako dito, sabi ni Gian Emmanuel ay Farm Bill. Ayan. So, yeah, isa yung uri din ng mga FAD, kasama ng mga Snappy Birds at ibang mga games na binanggit kanina. Okay, so moving on, may pagkakaiba din ng FAD and trend when it comes to time and nature of growth. So, yung FAD, it suddenly disappears. No? So, parang one time blockbuster ito, but then it dies halos immediately, no? It dies down. Yung craze dito, yung rage towards a FAD. Pero yung trend, as time moves on, it gets stronger. And then it sticks around. Kasi it sticks around, therefore it becomes a part of a person's lifestyle. Yung iba pa nga, nagiging part ng kanilang daily routine. Okay? Ang tinatawag na trend. So yung time yung haba ng buhay ng isang FAD talagang may silang. Kung gaano siya nag-shoot up, gaano siya kabilis nag-shoot up, ganun din siya kabilis na mag-fall down. Yung trend naman, dahil may sustained behavior tayo dito, it gets stronger over time. Okay? So yan yung difference ng FAD and trend when it comes to time and nature of growth. Alright? Tutor Josh? Salamat, Tutor Grace. At sabi ng ating mga viewers dito sa ating yung Stastic Tuties, ang CBSH po ay City of Bogo Senior High School. So maraming salamat po kay Rose D, kay Rain, kay Janwen, Enrico, sa ating mga kasama ngayong hapon. Okay. Yeah, maraming salamat po. Nag-check attendance si Enrico, Tutor Joe. Sabi niya, I am present in Mayum's online tutorial. And thank you for that, Enrico. Hey, thank you very much. And sana nandyan ka pa rin hanggang mamaya. So, Tutor Josh, ano ba yung tinatawag na spotting a trend? Yes, ma'am. Okay, so spotting a trend. Kanina na-differentiate na natin ang characteristics ng fads versus trends. Now, let us now spot a trend. So, in spotting a trend, meron tayong tinatawag na trend setters. So, they are the trend setters. It refers to someone or something starts or causes a trend. So, natatandaan nyo yung mga tao na kung saan sila nagsisimula ng pauso, sila nagsisimula ng lahat, no? So, nakita ko nga sa TikTok ng isang araw si Barbie Forteza, trendsetter daw siya kasi siya din nagpauso ng long hair. No? Siya din nagpauso, ay maganda pala sa babae yung long hair. Siya din nagpauso ng clip sa buhok. And then, marami pang iba tayong kilalang trendsetter. Sa panahon namin noon, si Julina Magdangala, isang trendsetter. Natatandaan mo ba mga Tutor Grace? Yes, oo. Diba kasi talagang tinangkilik. 'Di ba? Si Julina Magdangal at ang kanyang fashion sense nung panahon natin, Tutor Josh. Yes. And also sa South Korea ay isang trendsetter. Mapa music man 'yan, mapa film and mapa ano pa, mga fashion. Actually, ito aking bangs ay isang K-pop inspired ano. Okay, so that is a trendsetter. It refers to someone who starts a trend. Yes, ma'am, Tutor Grace. Alright, thank you. Thank you very much sa pagliliwanag. Ano? Gusto ko rin idagdag, okay? Dahil yung bangs ni Tutor Josh ay South Korean inspired. Yung akin namang facial art ay Japanese anime inspired. Kung nakikilala nyo kung kanino ito makikita, cuties, pakitype lamang sa ating comments. Sabi ni Gian Emmanuel, influencers daw ang mga trendsetters. Yes. Siyempre, di ba? Okay. Speaking of TikTok, Tutor Josh, naalala ko rin yung nung time na nasa Paris Fashion Week si Heart. Pinauso ko yung salamin ng YSL at ito ay na-out of stock. Wow. Nakapag setting agad siya nung time na yon. Yeah. So, kung alam nyo kung kanino tong aking dinedemonstrate na artwork sa aking mukha, ay pakitype lang. Hunter ba yan, ma'am? Yes, Tutor Josh. Oh, cuties, i-type nyo na kung sinong character yung pinaportray ni ma'am. Meron daw siya ditong star and heart dito. Sinong character yan? Yes, Grayson, tama ka. Hunter x Hunter nga ito. Pero sino ba to? Sino ba to? Ayan. So moving on tayo, Tutor Josh. Yes, after ma'am. Knowing what a trendsetter is or who a trendsetter is, let's discuss what is trend spotting.
So according to futurist Ren and Lindqvist in 2013, this refers to the study of trends and the way they develop and affect society. So yun yung tinatawag na trend spotting. So pag umusbong ang isang trend, okay, at pag-aaralan ito kung paano umusbong, kung ano nangyayari doon sa mga taong following this trend, yun yung tinatawag nating trend spotting. So ito ay parang sabihin na natin isang science ng pag-aaral sa pagkakaroon ng mga trends, no? That is trend spotting. So may nagsagot ba? Ayan, wala pa. So moving on, Tutor Josh. Okay, we have discussed already what trendsetter is, trend spotting, and now let's move on to trend analysis. So when we say trend analysis, it is based on trend spotting, but it extends this into developing future scenarios. And so they say that to follow a trend, one must not only be conscious of what is currently happening, but be wise enough to predict the future. Okay, so bago ko sabihin ang tamang sagot sa tanong ni Tutor Grace, expound ko muna ang trend analysis, no? Pag sabi natin trend analysis, when we say analysis, no, may pag-aaral. Pinag-aaralan ng mga trend analyst yung nagaganap sa lipunan. Sino ba ang trending ngayon? Ano ba ang trending ngayon? Pwede rin sa education, pwede rin sa business. For example, sa business, ano ba yung trending na nagaganap sa mga kabataan ngayon? Noon, ayaw ng mga Pilipino ng tsaa. Ayaw na nalang ng tea. Pero nilagyan ng milk, naging milk tea. And ano nangyari? Diba, naging trending ang milk tea at nag-boom ang business ng milk tea. At tinangkilik ito ng mga kabataan. And also, nagkalat din ang samgyupsal. Diba? Yung mga trend analyst ay napag-aralan nila na ay trending ang samgyupsal na yan. Kaya lahat ng mga business ay nagtayo ng ganito, unlimited samgyupsal. Eh, talaga namang true trend analysis ay naging productive yung kanilang business. Any addition, Tutor Grace? Yeah, maraming salamat sa pagliliwanag ng trend analysis. Ito yung mas malalim na pag-aaral kaysa sa trend spotting na tinatawag, ano? Tama ka doon. Yung samgyupsal na example mo, nakakagutom yan, pero tama, no? Ito talaga ay lumawak, no? At hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. Kaya hindi natin masasabing fad lamang ang pagkawili natin sa mga samgyupsal. May nag-type na nga ng mga sagot, Tutor Josh. Okay, so sabi ni Angela Grace Ocado, Hisoka, Frances Catherine Covinar and Ron Dave Hisoka, tama kayo. So ito ay Hisoka. So alam nyo na ang weakness ni Tutor Grace. At good afternoon din sa mga bagong pasok lang, Tutor Josh, Cole Denz ng Marian Salvador Dizon, Santa Rita National High School from 11 Einstein. Ganun din kay Erica Argawan ng Benaventura. Okay, so move on tayo. So niliwanag na ang trend analysis na naka-base sa trend spotting na sinasagawa ng mga trendsetter. At dahil dyan, dapat nating malaman na bilang bahagi ng ating society, we should know what fads and trends mean. Yes. At kung paano sila nagkikreate ng wave of changes in our society. So kung dati hindi ka nanonood ng K-pop, kaya wala kang, simple lang yung fashion sense mo, tapos nanonood ka ng K-pop and minimimic mo kung ano yung fashion sense ng mga pinapanood mo, it creates change in you. Diba? Yes. So yun yung mangyayari because we have fads and we have trends, lalo na doon sa mga trends kasi nagiging daily practice natin itong mga trends. Alright, moving on. And Tutor Grace, mas palalawigin pa natin ang pag-unawa natin sa trends and fads na yan next episode. No, talaga namang ngayon introduction pa lang kung ano ang fads and trends. Next meeting or next episode, mas palalalimin natin ang characteristics ng trends and fads na yan. Batiin ko muna si Justin Rodriguez Dizon from Nueva Ecija, nanonood siya ngayon. Mary Christine Ocana, Mary May Gomez, good afternoon sa inyong lahat. At para malaman natin ang inyong kaalaman sa hapon ito, let's proceed to our assessment. So for our post-activity, simpleng-simple lang mga tutees natin na nanonood ngayon. You're going to identify if the statements or situations pertain to a trend or a fad. Kagaya rin nung kanina, type the number and then your answer if it's a fad or a trend. Doon sa ating live comment section. Are you ready, tutees? Yes.
konting rewind ng ating mga diniscuss kanina. And Tutor Josh, take it away for number one. Okay, dear tutees. Okay, statement number one. Yaya Dab or Main Mendoza. Okay, Yaya Dab used to dab smash and got so popular overnight. Is it a trend or fad? Type number one and then write your answer, fad or trend. Okay, according to Samantha Portes, Eunice Ingente, and Angela Grace or Orcado, number one is a fad. Yaya Dab is a fad. Let us see. You are correct kasi nga, uso talaga nun si Yaya Dab, umaabsent pa talaga ang mga bata tuwing alauna ng hapon para lang panoorin ang Kalye serye. Pero nawala na po siya ngayon, kaya yan ay isang fad. All of you are correct. Tutor Grace? Number two, tutors. I mean, tuties. Pwede rin naman magsagot ang tutors na nanonood ngayon, di ba? High fructose corn syrup is present in fruit juices, cakes, ice cream, sweets, and chocolates, and was found to be the culprit for obesity and diabetes. Is this a trend or fad? Okay, dear tuties, you may type in your answer in our live comment section. May mga sagot na tayo. So sabi ni Ron Dave, it's a trend. Lawrence, John Paul, si Remo, si Gian, trend. So most of their answers ay trend. Tingnan natin, Tutor Josh, kung sila ay tumama. So this is a trend. Okay, at kung hindi na kayo kumakain ng mga sweets na to, then hindi kayo kasama sa trending na yan. Sa trend na yan, di ba? Okay, so number three, Tutor Josh. Okay, third one is more and more youth of today are fond of using high-tech gadgets like tablets and smartphones. Okay, for the youth nowadays are fond of using smartphones. Okay, dear tuties, is it a trend or fad? Number three, according to John Edible, Romulus, Lawrence, these are trend. Angela Gray, Samantha Lanes, number three is trend. Carol, number three is trend. And let us see the correct answer. Is it a trend or fad? Okay, congratulations, tuties. All of your answers are correct. This is trend. Number four. Okay, statement number four. More people around the globe are engaged in the mobile app TikTok. Is this a trend or a fad? Type in your answer in our chat box, number four, and then your answer, fad or trend. Tuties, ang TikTok ba, ang pag-engage sa TikTok, ay isang trend or isang fad? Sabi ni Enrico, na nandito pa rin, maraming salamat, isa itong fad. Sabi ni Slyzy Jan Lepon, ang cute ng name niya ha, ay isa tong, ayan, hindi ko na nakita, ay isa itong trend. Sabi ni Nagian, Dina Mariel D, Ron Dave, Ajaya, Mark Jean Paul, Phoebe, isa itong trend. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot sa number 4. So kung nagtik-tiktok ka o nanonood ng TikTok, then ikaw ay nasa trend na ito. Congratulations, yes, sa mga tutors na nakakuha ng tamang sagot. And finally, Tutor Josh. And for our last statement, okay, dear tuties, listen carefully. The trumpets, okay, natatandaan nyo ba? The trumpets dance challenge and the mannequin challenge, which went viral on television and social media, were practiced by people in all walks of life. So lahat ay talagang tumangkilik ng mannequin challenge and the trumpet dance challenge. So is it a trend or a fad? Okay, let's see their answers. According to Aubrey Francis, Eunice Ingente, Crystal Grayson, then Ira Catriona. Okay, ang sagot nila ay fad. So Tutor Grace, the trumpet sound, the trumpet dance and mannequin challenge, is it a trend or a fad? Let's reveal the answer. It is a fad. Kasi talagang nauso talaga siya, kinabaliwan talaga noon, pero ngayon ay wala na po. So that's the meaning of fad. So dear tuties, that is Yumstastic. All right, at syempre, nais naming pasalamatan si ang aming mga kasama sa Yumstastic para sa group art card na ito.
Lalo na yung ating teaser kanina na ginawa at pinagamit sa atin ni Tutor Justin. Ayan, maraming salamat po. Tama ba ko? Tutor Josh? Ayan. Tutor so, Janine. At Tutor Janine pala, nagkaroon ng S sa akin kopya. Sorry po, Tutor Janine. Ayan, maraming salamat po sa art card na inyong pinrovide. At dyan na nga, Tutor Josh, nagtatapos ang ating discussion about fads and trends. Pero kagaya na sinabi ni Tutor Josh, ay meron pa tayong discussion sa susunod na linggo about this topic. Tutor Josh? Okay, kaya naman nagpapasalamat kami sa lahat ng mga tumutok at sumuporta at nakinig ngayon sa ating discussion. Alam ko nabitin lahat ng ating mga YumStastic learners, pero huwag kayong mag-alala dahil magkikita-kita pa rin tayo sa susunod na Webes. So dear tuties, magkita-kita tayo next episode, Webes, same time, no, dito sa ating subject na trends, networks, and critical thinking in the 21st century culture, dahil ikaw ang best doing Webes. At susunod na, Tutor Grace. For comments and suggestions, you may email us at edtech@deped.gov.ph. At susunod na, ngayon na, after namin, ang Philippine Politics and Governance with Tutor Ka and Tutor Rong. Once again, good afternoon, tutors, and thank you for joining us in this tutorial session. See you next Thursday. Happy National Arts Month. Goodbye. Happy National Arts Month too. Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!